Ang pagpanaw ng isang tao ay parte na ng buhay natin dito sa mundong ibabaw. Kanya-kanya tayo ng perspektibo kung ano ang dapat na gawin upang magbigay galang sa namatay, kasama na ang paraan ng paglilibing. Ngunit paano nga ba ito ginagawa ng mga Muslim? Yan ang topic request ng ating subscriber na si Emma. Kaya sabay-sabay natin yang alamin at tapusin mo ito hanggang dulo. Hindi katulad ng ibang paniniwala, walang undas o araw ng patay sa mga Muslim. Iba ang tradisyon ng Islam at mayroon silang pamamaraan na hindi kapareho ng Kristiyanismo. Sinasabing nagsisimulang magsagawa ng preparasyon sa seremonya ng libing kapag malinaw na na ang isang tao ay malapit ng mamatay. Ngunit hindi lahat ay inaangkupan ng seremonyang ito. Sabi rin sa tradisyon ay bago siya mamatay ay dapat din siyang bigyan ng inuming tubig na malamig, habang ang mga kamag-anak ay hindi rin daw pinapayuhan na umiyak malapit sa taong malapit ng pumanaw. Kapag namatay na ang tao ay didikit daw nila ang kanyang baba, tatakpan ang mga mata, itutuwid ang mga binti at braso, at tatakpan ang kanyang mukha. Isang mabigat na bagay rin daw ang inilalagay sa tiyan ng namatay. Ayon sa kanilang tradisyon, kinakailangang mailibing agad sa loob ng 24 oras ang namatay, at sa mga oras ding ito nakapaloob ang mga ritwal, kasama na ang pagpapaligo sa bangkay. Kailangang gawin ito upang malinis nila ang labi ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Bilang isa umanong patakaran, ang mga Muslim ay inililibing lamang pagkatapos ng tatlong ritwal na paliguan, kung saan hindi bababa sa 4 na tao ang maaaring lumahok, at dapat ay kaparehong kasarian ng namatay ang tutulong sa pagsasagawa nito. Matapos nito ay ibabalot nila ito sa puting tela na siyang kumakatawan sa kalinisan. Kapag nakahanda na ang lahat ay saka naman ito aalayan ng dasal na tinatawag nilang janaza, kung saan ay dapat presente rin ang sangbahayan ng yumao habang ito ay isinasagawa. Bago ilibing ay pinapahiran din daw ng iba't ibang langis ang katawan ng namatay. Kapag naman ililibing na ito ay tatanggalin na ang saplot sa kanyang ulo at ihihiga ng patagilid, habang ang mukha naman ay sinasabing dapat na nakahalik sa lupa na parang hawig sa posisyon kapag magdarasal ang mga Muslim. Kalimitan din daw na may hugis letrang L ang hukay ng libingan nila, at ang labi ay dapat na nakaharap sa Mecca ang direksyon. Ang Mecca, mga kaibigan, ay ang sentro ng kanilang relihiyon at matatagpuan ito sa Saudi Arabia. Nakaturo sa lugar na iyon ang posisyon ng pagkakalibing, kaya naman lahat ng mga libingan ng Muslim ay nakaharap sa kabilang panig patungo sa Mecca. Iba rin di umano ang paraan nila ng paglilibing sa mga jihadist o holy warrior. Ito ay ang tawag ng mga Muslim sa mga nakikipaglaban sa digmaan. Tinuturing nila itong mga martir dahil sa kanilang pagkamatay sa pakikidigma, at hindi na rin daw kailangang dumaan sa parehong ritual. Kaya naman kalimitan ay hindi ito inililibing agad. Sa kabilang banda, naging kaugalian na rin daw ng maraming mga Muslim ang gunitain ang kanilang mga mahal sa buhay 3 araw matapos ang paglilibing sa kanyang labi, o di kaya ay sa 7, 9 o 45 araw. Sa mga ganitong paggugunita ay nag-aalay sila ng dasal para sa kanilang mahal na sumakabilang buhay na. Ngunit ang isa pang tanong, paano nga ba ito isinasagawa sa panahon ng COVID-19 crisis? Bago tayo magpatuloy ay may challenge ako sa iyo. Kung bago ka pa lang sa aking channel at mahilig sa ganitong content, ay ilike muna, isubscribe at iring ang notification bell, at marami pa akong parating na video para sa iyo. At iyon na nga, salungat sa tradisyon ng Muslim na nabanggit ko kanina, kaibigan, ipinanukala noong nakaraang taon ng rekomendasyon ng World Health Organization na i-cremate ang mga patay, lalo na kung may kinalaman sa virus ang pagkamatay nito. Ganun paman, naglabas ng guidelines ang Department of Health 0158 series of 2020 na nagsasabing dapat i-apply pa rin ang principles of cultural sensitivity.
Ipinagbabawal kasi sa Islam ang pagsusunog sa namatay o cremation dahil ayon sa kanila ay para itong paraan ng parusa at ang tagapaglikha lang ang siyang may karapatang magbigay ng parusa. Ang parusang iyon ay ang nagliliyab na apoy sa impyerno. Sa madaling sabi, kaibigan, ay nakapag-adapt pa rin ang mga Muslim sa health protocols sa tulong din ng guidelines na ibinaba ng pamahalaan. Ano't ano paman, nare-respeto natin ang mga Muslim at anuman ang kanilang paniniwala ukol sa namatay ay paniguradong ito ay mahalaga at sagradong bagay sa kanila. Kung mayroon man akong hindi nabanggit o dapat itama ay maaari mo yang i-comment, kaibigan, kung ikaw ay Muslim. Ang layo ng ating channel ay magbahagi ng kaalaman, lalo na sa mga nagre-request ng topic. Kaya kung ikaw ay may gustong talakayin ko, ay i-comment mo lang yan sa ibaba. Kung usapang patay ang nais mo ay mayroon pang isang paraan sa ibang daku ng mundo, ang ginawan ko ng dokumentaryo, kaibigan, at ilalagay ko ang link niyan sa ibaba. Muli, ako si Sai and thank you so much for watching.